kami kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, pagaling ay matatamasa. Healing morning, mga kapatid. Isang magandang linggo ng umaga sa ating mga kapatid sa napakagandang isla ng Batanes. Kapian, Kapanu, Dios, Sitcha, Mavecas. Good morning po yon. Alam niyo po ba na noong Pebrero nitong nakaraang taon ay ginanap ang kauna-unahang Winter Marathon sa Batanes. Isa lamang po ito, mga kapatid, sa mahigit 100 running events na naganap sa ating bansa last year. Usong-uso po ngayon ang mga marathon, run for a cause at mga fun run sa buong Pilipinas dahil marami ang nahihilig sa pagtakbo bilang ehersisyo. Bukod po sa mga marathons, meron din tinatawag na walkathon o race walking. Paunahang makarating sa finish line sa pamagitan naman po ng mabilis na paglakad. Cardiovascular activities o exercises po ang tawag sa mga ito dahil nakakapagpalakas ito ng heart muscles. Para naman po sa pangkaraniwang tao na hindi sumasali sa mga ganitong pagtitipon, nariyan po ang jogging, ang biking o brisk walking, no, na pwedeng gawin araw-araw. Maganda po kasi ang naidudulot sa ating kalusugan ng mga ganitong uri ng ehersisyo. Kaya nga lamang, mga kapatid, mayroon po tayong mga kababayan, mga kapatid, no, dito sa TV5 na hindi makasali sa mga ganitong events dahil sa kondisyon ng kanilang mga paa at binti. At kapag hindi po nagagamit ng mabuti ang paa, hindi rin po na-ehersisyo ang heart muscles. Maraming iba't ibang uri ng deformity sa paa at may tinatawag po na mga angular deformities na kung saan hindi pantay ang mga buto sa hita, sa mga buto sa tuhod at sa mga buto sa binti. May tinatawag po na bow legs o genuvarum na kung saan lubos na magkalayo yung dalawang tuhod. May tinatawag din namang knock knees o genuvalgum na kung saan magkasalubong naman po o nagkakauntugan ang buto ng dalawang tuhod. Meron din namang hindi pantay ang haba ng legs kaya iika-ika po sa kanilang paglakad. Ang mga ito po ay mga bone angle deformities na maaaring dulot ng injury or cancer o infection o kaya naman para po sa iba, ito ay nagsimula sa maling pagtubo ng buto noong sila po ay bata pa lamang gaya ng naging kondisyon ng ating kapatid na si Janine. Panoorin po natin ito. Labing anim ang naging apo ko. Si Janine po ang kauna-unahang apo kong babae. Nang edad po ng elementary pa lang siya, ay meron lagi po yung nilalagnat, may infeksyon. Nung una po, hindi pa namin naaano na hindi siya nakakalakad. Nung bandang lumalaki po siya, napansin po namin na parang laging may masakit sa paa niya. Halos linggo-linggo po, nasa ospital kami. Binibigyan po ng antibiotics sa lagnat. Hanggang sa sabi po ay meron siyang na-detect po siya na may polio daw. Kung saan-saan na namin po siya dinadalang ospital. Siyempre po, sobra ng mahal ang bilihin at na isabi po sa akin na si Janine ay puputulan ng buto
yung find out po ng isang ospital na ang kanyang buto ay hindi pantay. At pinaghahanda po kami ng pera. Siguro po mga kulang-kulang kalahating milyon. Pero siya po ay nakapagsuot ng, bago po operahin, sabi ng doktor, itry namin yung brace. Yung po ay binayaran namin ng 25 mil. So, sinuot niya po yan. Sa pagsusuot niya po, lagi pong ayaw niya nang isuot yan. Gawa ng masakit po. Abangan niyo po mamaya mga kapatid kung paano na ituwid at nalunasan ang sakit na dulot ng baluktot na pagtayo ni Janine. At maliban dyan, may sorpresa din po ako sa inyo ngayong linggo ng umaga. Meron po tayong special guest sa kusina mamaya na magpapasigla ng inyong pagluluto. Sa pag-iisip po ng mga wellness recipes, ang kanyang utak ay singbilis na mga tumatakbo sa Batanes Marathon. Ang kanya pong recipe ideas ay sindami naman ng mga nagja-jogging sa Quezon Memorial Circle tuwing linggo. At gaya po ng kakaibang anggulo ng paa ng ating pasyente ngayong umaga, kakaibang anggulo po ang ibabahagi niya sa atin pagdating sa pagiging practical sa pagluluto ng masarap at masustansyang pagkain. Abangan niyo po yan at marami pang ibang kaalaman tungkol sa gamutan sa natural na paraan dito lamang sa Hiling Galing sa TV Year 2. Sa atin po mga kapatid na may kahirapan sa paglalakad dahil sa kondisyon ng inyong mga paa, meron po kaming hiling-galing exercise na stationary walking. Maari niyo po itong gawin with minimal effort pero nakakapag-exercise pa rin po ang ating puso. Problema sa paglalakad? Papayuhan ni Dr. E. Dito lang sa Hiling Galing sa TV, Year 2. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay sa Radyo 5 tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at sa TV 5 tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Naman ang episode po natin ngayon ay specially dedicated para sa lahat ng brokenhearted. Abangan ang mga tips ni Dr. E ngayong Valentine's Day. Hiling Galing sa TV, Linggo, alas 7 ng umaga sa TV 5. Isang mahalagang paalala, bumili lamang ng mga Hiling Galing products sa mga otorisadong outlets na matatagpuan sa aming official Hiling Galing website na hilinggaling.ph o mapapakinggan sa Radyo 5. 92.3 News FM tuwing Sabado at Linggo. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At mapapanood sa Hiling Galing sa TV tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa TV 5. Hindi po nagbabahay-bahay ang aming mga naturopathic practitioners at hindi po nagbabago ang presyo ng Hiling Galing products. Tiyaking may tamang Hiling Galing logo ang produktong inyong binibili upang makaiwas sa peke.